Hello po, magandang araw, magandang umaga kung nasaan man kayo, magandang gabi. At thank you po sa ating mga subscribers. At sa mga bago po dito sa ating channel, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manonotify po kayo kung may bago tayong upload na videos. So guys, ang topic natin ngayon ay about dito sa ating OpenCPN. Meron tayong subscriber dito. Hanapin natin yung kanyang comment. Ito yung tanong ni Sir Eliazar Alvarez. Sabi niya, Sir, paano po mag-transfer ng root galing sa OpenCPN to ADC? So, yun pong ating ADC ay yung Admiralty Digital Catalog. Para po mapalabas natin ang chart numbers. Big thanks po, more power to you, Sir. So, yun. Ang tanong niya ay paano daw mag-transfer ng roots galing dito sa OpenCPN papunta dito sa ating ADC or yung Admiralty Digital Catalog. So, para po ang gusto niyang malaman ay para makita natin or mapalabas natin yung mga chart number. So, sundan nyo lamang po yung aking gagawin. Napakadali lamang po at step by step kong gagawin. So, i-close muna natin po yung ating mga application. So, yan. Ang una po natin gagawin para malipat natin or malaman natin yung mga chart number na i-request natin or i-order natin sa ating company, syempre punta tayo sa ating OpenCPN. Yan. Kapag na-open na natin yan, gagawa po tayo ng root kung wala pa tayong root na nagagawa. So, napakadali po yan. Punta kayo dito sa taas yan, sa left upper corner, meron dyan na create root. Click nyo yung create root. Then, gagawa kayo ng route kung saan man yung route nyo. For example, dito sa Hong Kong. Yan, pupunta tayo ng sa Manila Bay. So, rap lamang po yan. Kayo na ang bahala mag-ayos kung saan kayo pupunta. So, right-click natin, end route. So, yan. Sample lamang po yan. Meron na tayong route from from Hong Kong to Manila Bay. So, kayo na ang mag-ayos. Depende sa inyo yan, sa inyong planning at sa approval ni Kapitan. So yan, meron na tayong root. Nakagawa na tayo. Ang sunod natin gagawin, punta tayo dito sa root and mark manager. So yan, sa left upper corner pa rin. Click natin yan. Then dito, meron pong lalabas na unnamed root. Pwede nating i-rename yan, depende sa inyo. Yan, meron tayo dito ng properties. Pwede nyong i-rename from Hong Kong to Manila. So, yan po, meron na. Tapos, meron dito sa RAM. Depende sa inyo yan. Kung lagay nyo yung buong name ng lugar na pupuntahan nyo or yung code ang ilalagay nyo. So, kayo na po ang bahala maghanap nyan. Then, click natin yung OK. So, yan, Hong Kong to Manila. Kapag meron na tayo, yan, i-open ulit natin yan. Dito po sa baba, may makikita kayo na tatlong dash. Yan, dito po, i-right-click nyo po yan. Right click, then copy all as text. Yan po, copy all as text natin. Right click, copy all as text. Kapag na-copy na natin yan, pwede natin i-minimize. Minimize na po na natin yan. Then, punta tayo sa desktop. Para mas madali nyong makita, dito tayo sa desktop gagawa. Right click nyo, then mag-open kayo ng Microsoft Excel. Yan, kapag meron na Excel, open nyo yan. Then, i-paste po natin dito. Yan. Paste natin yung ating kinapi dun na mga waypoints or yung ating route. Kapag meron na, yan, hanapin natin yung latitude longitude. Ito po yon. Latitude longitude. Ika-copy ulit natin yan. Right click, copy, then minimize, right click ulit sa desktop, new text document. Yan. Open natin yung text document, then i-paste po natin yan. Yan, makikita nyo, nandito na po yung ating mga waypoints o yung route natin. Then, punta kayo dito sa file and save as. Yan. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay, kung Hong Kong to Manila. Basta lagyan nyo ng
file names. Then click save. Sa desktop pa rin natin i-save para mas madali natin makita. So yan, ito na yung nagawa natin. I-delete natin yung isa para hindi tayo malito. Ito po yung text document natin. Ang sunod natin gagawin, dahil meron na tayong text document, i-open natin itong ating ADC, Admiralty Digital Catalog. So yan, hintayin natin na magbukas or mag-open yung ating Admiralty Digital Catalog. So yan. Napakaganda guys nitong application na ito, lalo dun sa mga gumagamit pa ng paper chart. Pero sa amin po on board, hindi na kami gumagamit ng paper chart. So yan, kapag na-open nyo na yan, punta kayo dito sa taas, may makikita kayo na root. Ito po, pangatlo. Yung una, file, view, then yung pangatlo, root. Click nyo yung load root, yung pinakauna. Load root, yan. Kapag na-click natin yan, hanapin natin ngayon yung isinave natin na file. Yung text document. So yan, Hong Kong, ito yan. Siyempre, sa desktop tayo, sabi ko para mas madali. Click natin yung open. Yan. Kung makikita nyo, guys, nandito na po sa desktop yung ating root. Ayan, from Hong Kong to Manila. Yan. Then, kung makikita nyo, guys, dito po, medyo highlight pa po yung kanyang root. Malaki yung guhit niya na putol-putol. Then, ang gagawin natin sunod dyan, balik tayo dito sa taas, root. Click natin yung edit root. Mapapansin nyo, mag-iiba yung guhit niya. Yan. O, nakita nyo, naging manipis po yung guhit natin ng root. Ang sunod natin gagawin dyan, ay pupunta tayo dito sa baba. Dahil ang tanong ni sir kung paano daw makita yung mga chart number. So, dito po sa baba, yan, basahin natin dito. Contents, inventory, yung itong ating mga TNP, notice to mariner, dito tayo po sa pang-apat, paper chart. Ayan, paper chart, click natin yan. Then, ang sunod natin gagawin, kapag naklik na natin yung paper chart, dito tayo pupunta sa taas. Makikita nyo po yan, root to basket. Click natin yung root to basket. So, yan, lahat po ng pumula, lahat na chart na pumula, lahat na yung mga square-square na yan, ayan po yung mga chart na madadaanan natin or yung mga i-request natin. So, depende yan sa inyo kung i-request nyo lahat yan. And kapag okay na yan, para makita natin yung list, pupunta tayo dito sa open basket. Ayan, sa taas pa rin, open basket. Yan, kung makikita nyo guys, nandito na po yung ating mga list ng paper chart na gagamitin natin sa ating voyage. So yan, napakalinaw po dito. May mga paper chart, number 341, Macau to Hong Kong yan. Lahat na po ng chart list nandito na. So isave nyo yan at pwede rin nyo rin yan na isave. Kung gusto nyo isave o screenshot nyo, pupunta kayo dito sa ito. Meron ditong save option dito sa baba. Isave nyo yan kung gusto nyo para meron kayong reference. So ganun lang po kadali. At sundin nyo lamang po yung aking mga sinabi. Magagawa nyo na yon from dito sa ating OpenCPN, maiilipat nyo yung root para makita nyo yung mga chart number na kailangan natin i-request o yung mga gagamitin natin sa ating passage or sa voyage natin. So maraming salamat guys at shoutout ulit dun sa nagtanong si Sir Eliasar Alvarez. Maraming salamat sir sa inyong katanungan. At sa mga bago po dito, inuulit ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para manonotify po kayo kung may bago tayong upload na video. So yun lamang po, maraming salamat at thank you po sa inyong lahat. God bless.